bukas yung concert ko, inangako kayo sa akin. Basta bukas, andun kami. Heels po, masyadong mataas. Hindi ko ako sanay sa ganito eh. Tuturuan kita. The first daughter, Josefina! Tuloy sina Marcela doon sa concert ni Isabel. Eh, syempre, magagalit sila kay Fina. Aba, eh, palaban ata yung squatter na yan. Pero, mas palaban yung dalawang mag-ina. Kanya, naku, palagay ko eh, may hinaharap na malaking problema itong unang pamilya. Eh, ano naman ang kinalaman mo doon? Aba, eh, di lalong madidistract si Juan sa kanyang problema. Baka naman lahat na ibulong ko sa kanya ay oohan na lang niya. Which is just perfect. Sorry po ah. Hindi po kasi talaga ako sanay magsuot ng high heels eh. Ako nga dapat mag-sorry eh. Dapat kasi hindi na kita pinili. Huwag ka mag-alala. Sabi naman ng doktor, clear lahat ng tests mo. Nakakahiya po kasi sa mga kaibigan ninyo. Unang kita pa lang sa akin. Ayun, gumugulong na ako pababa ng hagdanan. Anak, hindi importante yon. Ang importante, kasama ka namin. At kahit pa ulit-ulit, ipapakilala ka namin sa lahat dahil proud na proud kami sa'yo. Pero po... Anak, alam ko na hindi ka pa sanay sa ganitong buhay. Yung buhay na kasama namin. Pero kung bibigyan mo lang ako ng chance, ng isang pagkakataon, gagawin ko ang lahat para maka-adjust ka. Pangako ko yun sa'yo. Ate, Tay! Bakit ngayon lang kayo? Hindi, no. Kaya na pa kami sa labas. Ikaw naman. Anong nangyari? Ang ganda na eh. Iba, Tay? Prinsesa ang prinsesa ka na eh. Tapos ano nangyari? Bigla ka nahulog. Kasi naman, Tato, hindi naman talaga ako sa'yo sa mga ganun-ganun eh. Arte mo eh. Kendi ka pa pababang ganun. Hindi, ayan, nalaglag ka tuloy. Nakakahiya. Kendi pa na. Congratulations! Galing! Ang galing! Thank you, Ma. Hindi po ba dumating sila dito, John? Andito naman ako, ah. Siyempre, mamasaya akong nakarating kayo, pero... Siyempre, iba naman yun, nandito sila. Tagal ko nag-practice, saka nag-promise sila sa akin, May. Maya pa ako sa mga teachers ko. Nakausap ko naman yung mga teachers mo, eh. Naiintindihan naman nila. Feeling ko kasi mula na dumating yung Fina na yan, lahat sila hindi na nila ako pinapansin. Busy silang lahat kay Fina. Ang kulang na nga lang, alis na nila ako sa kwarto. Ako, hindi naman mangyayari yun, anak. Hindi ako papayag. Nagpagod rin naman ako para marating na Uncle John mo ang kinalalagyan niya ngayon. Hindi tayo basta-basta mapapaalis sa bahay nila. At kung meron mang kailangan umalis sa palasyo, hindi tayo yun. Si Fina yun. Okay?
kanina pa malalim ang iniisip mo. Wala kang kibo. Pag nakikita ko si Apple at saka si Marina, doon ko nare-realize na dami nating panahon na kailangan para baguhin parte Pina. Sana dumating yung panahon na maging komportable siya sa atin. Huwag kang mag-alala. Aalalayan ko siya. Ayoko kasi dumating yung oras na ibigay ko kay Fina yung pinangako ko sa kanya. Na kapag hindi na siya masaya sa atin, haayaan mo siya bumalik sa kanya. Para hindi ko kayang gawin. Hindi ko ata kaya. Kung kinakailangan na ako ang mag-adjust para sa kanya, gagawin ko. Handa akong ibigay lahat. Huwag lang siya ulit mawala sa atin. Alam ko na darating naman ang panahon na makukuha natin ang buong na nalabas. Nakuusap ko na si Apple. Kamalay na daw si Pina. Okay naman daw yung mga test sa kanya. Kaya pwede na raw makauwi bukas. Dapat ganyan ang mukha mo. Wala lang po. Dati-dati kasi, lagi tayong magkakasama kung may problema si Pina at saka ang pamilya niya. Pero ngayon, parang ang layo na niya eh. Tulad niya, gusto matulog sa ospital para matayin siya. Pero ayaw niyo naman. Kaya siyempre, hindi naman tayo kung ano-ano. Mabuti nga, pinayagan si Marina at saka si Apple na maglagi doon eh. Nagpawasan na eh. Ala ko, sabi ko rin yung pinagtatanda. Anak, ibang iba na ngayon. Malayo-malayo na si Pina sa'yo. Kaya huwag ka nang mag-isip na sumapay. Dahil hindi mo magagawa. Daw pong lalabas sa nangyari kay Fina kagabi. Good. Thank you, Brenda. Thank you. Bea, hindi ba kailangan mabrief si Fina ng protocol officer ng bagay-bagay para maiwasan na mapahiya siya ulit? Bakit hindi na lang natin hayaan na mag-adjust on our own, kuya? Masyado maraming protocols, eh lalo lang mapapressure yun. Tama si Marcella, Leona. Kailangan tulungan natin si Fina. Okay. Kaya bahala. Excuse me, Tito John? Sa bed kami. I'm sorry. Bid ka ba sa amin? Hindi siya parang pang kagabi. Hindi po. I understand, Tito John. Siyempre, aksidente ho yun. Wala namang may gusto mangyari yun. Saka naisip ko po, itong ko si Fina. Ang pangit naman kung hindi kami magkakasundo. Sinilip nga ako siya sa kwarto niya, kaya lang wala na siya doon. Thank you, anak. I love kita. I love din kita, ma. Pina, nandito ka pala. Bakit po? Sabado bukas, ha? May meeting ka sa protocols officer ng palasyo. Para malaman mo na yung mga dapat at hindi mo dapat gawin para hindi na maulit yung nangyari kagabi. Ha? Sige po. Okay, sige. Pina? Let's start anew. Kung may nagawa o nasabi man ako hindi maganda, I'm sorry. Nagkausap na kami ni Isabel. Gusto na niyang maging maayos ang lahat. Anak, ito na yata ang simula. Tutulungan ka nilang makapag-adjust dito sa palasyo. Hindi ba, Isabel? Yes. Peace? Siya si Flory,
Kababayan natin siya sa Zambales. Isa sa mga matalik na kaibigan ng daddy mo ang asawa niya. Isa rin siya sa mga malapit kong kaibigan. Siya ang protocol officer dito, meaning siya ang magtuturo sa iyo ng mga bagay-bagay. Madali lang na maintindihin eh, para lang mapabilis yung adjustment mo dito. Diba? Kailangan ko matuto humarap sa mga tao, hindi lang imahe mong inaalagaan natin dito, kundi imahe ng Pangulo ng Pilipinas. Una, Fina, kailangan ko matuto ng tamang paglalakad sa harapan ng totoo. Dapat nakataas ang noo, straight body. Hindi ka dapat huko, dapat mukha kang confident. Anak ka ng presidente. Pati pag-upo, make sure nakasara lagi ang legs mo, patagilid ang iyong mga binti at nakadikit palagi. At ang kamay mo, nasa harapan ng palda mo. Pagtutungo ka, hawakan mo ang dibdib mo para hindi ka masisilipan. Maraming photographers, baka kung anong makunan sa'yo at lumabas sa dyaryo. Ito para to sa appetizer. Ito para to sa dessert. Ito naman para to sa main dish. Kutsara na to para to sa sopas. Ang pagkuha ng sopas, palabas. Make sure walang tunog ang paghigop mo. Parang dahan-dahan mong ibubuhos ang sopa sa lower lip mo. Sabay, konting higop. Ang pagnguya, hindi dapat maingay. Dapat nakasara ang bibig mo. Hindi dapat maraming susubo mo, dahan-dahan lang. Pagkakain ka, hindi ka kikilos na para kang mauubusan. May iba't ibang glasses na ginagamit sa iba't ibang inumin. Ito ay para sa champagne. Ito ay para sa red wine at ito sa white wine. Water goblet ang tawag dito. Ito naman ay para sa brandy at ito para sa scotch o whiskey. Hindi ka pwedeng humarap sa mga tao na marumi ang suit mo. Dapat lagi kang maganda, maayos. Hindi ka pwedeng magtsinela sa palasyo at magpambahay dahil anytime pwedeng may bisitang dumating. Ang kukumusta kamay at paa dapat laging malinis. Hindi ka pwedeng magbigay ng opinion mo unless hindi ka pwedeng magbigay ng komento o basta magpa-interview sa kahit. Dahil lahat ng maling sasabihin mo, pwedeng ang Pangulo ang maapektuhan. Hindi ka dapat pumasok sa closed door meetings ng Pangulo. Kung may sasabihin ka sa kanya, hintayin mo siya lumabas. Ito pa ang dapat mong tandaan. Itong upuan ay para lang sa Pangulo ng Pilipinas. Walang pwedeng umupo dito kahit na ikaw ang mami mo ay hindi pwedeng maupo dito. Only the president ang pwedeng maupo dito. Pag naglalakad ang Pangulo, kailangan nasa likod ka. Hindi ka pwedeng mauna sa kanya. Pag humarap ka sa mga dignitaries o kahit na sinong ambassador, hindi ka pwedeng makipag-usap kung hindi ka kinakausap o pinapakilala. Kahit na masama ang pakiramdam mo, kahit na galit ka, dapat parating nakangiti. Bawal na kasi mawag. Kamusta, anak? Okay naman ho. Alam mo, hindi mo naman kailangan i-memorize lahat ng bagay eh. Kapag dumating ang pagkakataon, just take it one step at a time. At saka huwag ka matakot magkamali dahil doon naman tayo natututo, di ba? Sabi ko kasi sa akin, kayo daw ng presidente yung mapapasama kapag nagkamali ako. Anak, huwag mo iisipin yun. Sa amin, ikaw ang mas importante. Ang bait-bait niyo kasi sa akin eh. Kaya ho, gusto ko itong suklian sa pamamagitan ng pagkilos ng tama. Sana nga ho, matandaan ko lahat, madam. Sino naman? Mommy! Mommy! Anak, I love kita. Ako rin ho. Pwede po ba akong pumunta sa amin bukas pagkatapos ng school? Eh, ang tagal ko na ho kasi hindi nakikita yung ate tsaka tatay ko eh. Alam mo, bakit hindi mo sila yayain dito? Mag-swimming kayo. Magluluto ako. Talaga po? Okay lang yun? Oo naman! Salamat po. Pina. Hi, Pina. 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 Ano kaya si Treasure niya, no? Uy, sige dun muna kayo. Kita lang tayo mamaya, ha? Sige, sige, sige. Kamusta ka na, payakot nga? Buti naman, nakilala mo pa ako. Sus,
Akala ko, nakalimutan mo na kami. Tagal mo na kasi hindi dumadalaw. Nag-aalal lang ate mo at tatay mo sa'yo. Dami-dami kasing pinapagawa sa akin eh. Tinuturuan kasi ako kung paano maging anak ng Pangulo, paano magdamit, paano kumilos. Ang galing nang nagturo sa'yo. Grabe, muntik na kita hindi makilala. Ang ganda-ganda mo na. Sus, sabi mo ba dati ang pangit-pangit ko? Di ba narinig mo nung sinabi ko? Ang ganda-ganda mo na. Kung maganda na ako, tingin mo may maniligaw na sa akin? Pwede na? Pwede na nga ba? Ibig ko sabihin, papayaga ka na ba ng mga magulang mo na ligawan ka? Wala naman nagbabawal sa akin eh, pero ayoko na. Ayoko na magmahal, ayoko nang masaktan. Doon na lang ako sa tao mga nagmamahal talaga sa akin ng totoo. Si ate, si tatay, si Chortemio. Ako? Ayun ka na naman eh, binibida mo na naman ang sarili mo. Oo na, sige, pati ikaw. Ay, siya nga pala kuya, may swimming daw mamaya sa palasyo. Magluluto daw si madam. Grabe. Sosyal na sosyal ka na talaga. May pa-swimming-swimming ka pa. Eh dati, saka na lang tayo naliligo eh. Pwes, sa kanal na to, malaki to. At saka tayo lang maliligo doon. Eh kung mapilit ka, sige, tara. Talaga, halika ka na nga. Kung nakasabahay mamaya, may barbecue raw sila, Fina. Darating yung mga jolos. Teka, akala ko ba okay na kayo na tinutulungan mo si Fina para mag-adjust? Mag-adjust siya mag-isa niya. Saka alam mo feeling ko, hindi siya magtatagal? Isabel, kung iniimbita mo ako para makita kong mapahiya si Fina, hindi na lang ako pupunta. Akala ko ba magkaibigan tayo? Di ba dapat sinusuportahan mo? Pero kung sa ganung parang kita susuportahan, Isabel, di bali na lang. Kung mananatili siya sa palasyo o hindi, hindi mo na mabuburain eh. Dahil siya pa rin ang tunay na anak ng presidente ng Pilipinas. Woo! Woo! Uy, Epi! Parang ngayon ka lang nakakita ng tubig, ah! Pagbalik na po lang! Siwa mo na yung shirt mo! Ayos, ah! Nasa isang salpapita? Ha? Bakit? Wala, isa lang to. Eh, paano ako pupunta sa malalim? Bakit tayo tumigil ka na, no? Mamaya, abutin ka pa ng malas dito, malunod ka pa dyan. Sige na, dyan na lang. Oh, ano ka na, kawag-kawag ka na. Malalim, eh. Andyan na pala kayo! Kumain na muna kayo! Madam. Ay, pakilapag na lang din. First Lady, salamat oh. Nagdala rin kami ng ano, fishball tsaka ng gulaman. Paborito ni Pina yan. Ah, talaga? Madam, asan si Pina? Nasa loob daw po, nagbibihis pa. Ah, di, kumain muna tayo. Oo, tama yan. Pakikuha dito yung mga plato, yung mga kubiertos, oh. Meron sila dalang pagkain. Oh, Pina, saan ka pupunta? Akala ko ba magsiswimming ka? Oo. Yan ang suot mo? T-shirt at saka shorts? Bakit ho? Ay nako, Fina. Protocol tayo, di ba? Na paghaharap ka sa mga tao, kailangan maayos ang suot mo. Isabel, pahiramin mo ng bathing suit. Ma! Pahiramin mo. Naku, huwag na ho, nakakaya naman. No, it's okay. Really, it is. Di ba, Isabel? Okay lang? Kila Fina! Pina! Ah, susunduin ko na muna. Ay, salamat, madam. Uy! Andito na pala? Uy, ayan na si Pina! Ay, Pina! Pina! Ate! Pina, kumain ka muna, oh. Luto ko. Wow! Masarap naman ito, fish balls. Ayos, ha? Tupingin niya. Yan, para sa ito na yan. Ganda ako na siya. Alam ko na mismo yan. Tayo? Dali, nungin na doon. Oh, oh, oh. Oh, masarap to. Uy! Tanggalin mo na yung ganun may hiya. Okay, eh. Urin! 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 Pinagkain mo natin. Apa! In an hour siguro matatapos na rin ang meeting ng Pangulo. Oh, there's the first daughter. Kasama pala yung pamilyang kumupo sa kanya. Alam mo, sabay na lang tayo tumalon, ha? Sige. One, two, Thank you.
akin? Sinadya mo ba to? Marami ka bang nakuha ang litrato? Yes, ma'am. Marami po. Bibigyan kita ng go signal kung kailan mo pwede ilabas yan. Gawain ba ng first daughter ang maliko na nakakumbat sa swimming pool? Siya ba ang sisira sa magandang pangalan ng kanyang ama? Karamdam ko, hinahanapan na lang ako ng mali. Simpleng tao lang po ako. Simpleng mga, no? Nabastos na nila yung anak ko. Kung hindi nila kayo proteksyon at alagaan yung kapatid ko, babawiin ko na lang siya. Mami, si Tina daw nawawala.